Hi everyone, good morning po sa ating lahat. It's Sunday, ang bilis-bilis po ng araw talaga. Basang-basa pa po ang aming kapaligiran, malakas po ang ulan kahapon. Nagpapakain na ng mga manok ang aking tatay. Puntan ko po yung minawashing ko, nag-start na po akong nag-washing 5:40. May 42 minutes pa bago matapos ang aking minawashing. Malalaki na ang mga manok ng tatay ko. And then itong talong, marami na naman bunga. Ang himbing pa po ng tulig ni Aya. Yay! Nagigising si Aya. Makulimlim pa po hanggang ngayon. Maglilinis muna ako dito sa may taas namin and then sa baba para mamaya wala na akong gagawin masyado. Habang hinihintay ko rin aking minashi, linis muna ako. Natapos na yung aking winashing. Hinihintay lang namin ni Aya yung egg na malaga. Maingay na naman po si Aya sa aking tabi kasi may nalaman siyang tignik sa kanyang panglalago. Maya-maya breakfast po kami ni Aya. Nilagang egg. Tapos milk. 7:35 na po ng umaga. Wala pa si Haring araw. Nagbabadya na naman pong umulan dahil sa bagyo Cheden. Buti na lang po nag-washing ako at nag-dry na rin po siya ng konti. Papakitaan daw po tayo ni Aya ng kanyang paglato-lato. Mayos ka! Tatabi niya yan? Go! Mahirap. Isa pa. Ang po yung aking mga nilabhan. Dito muna at wala pang araw. Kumuha na ako ng kangkong sa may labas. Mag-aagaw yung kangkong ako ngayon. Tapos, itong tokwa and then itong baboy. Bali, iluluto ko siya sa oyster sauce. Ang gagawin ko, tokwa at baboy. And then, ibang luto po yung gagawin ko sa kangkong. Dinamihan ko yung pagkuha ng kangkong para more vegetables po si Aya. Buti na lang, libre na ang kangkong ngayon. Marami ng kangkong sa may labas. Hindi na kailangan bumili. Islesin ko na itong tokwa para naka-prepare na.
ito naman port. Kunting-kunting port lang po ito. Ito lang yung mga natira ko nung last week sa mga pinang, ano ko lang, pinansasang sa gulay. Hindi pa, ito yung binili ko kahapon nung namalingki kami ni Aya. Inuna ko itong gamitin. May lang din. Hindi na mapuro yung aking kutsilyo ngayon. Mag-prepare na rin ako ng sibuyas at bawang para mamaya dire-diretso na ang aking pagluluto. After kong ma-prepare itong mga to, maliligo muna kami ni Aya para dire-diretso na. Nandyan lang po si Aya sa may bandang TV. Naboboring daw siya, kaya sabi ko, mag-movie marathon na lang. Maamog po sa labas. Ito yung nakakasakit talaga. Kaya hindi po siya talaga pinapalabas. Hindi po siya malakas ang ulan. Ambon-ambon lang. Kaya dito lang si Aya sa loob. Manood lang siya ng TV. Itong long weekend, maulan. Pero okay lang naman. Hindi mainit. Tapos na yung bawang. Ito namang sibuyas. Yung kalat ko nandyan dyan lang. Pagkatapos ko na ito, saka akong gulit-gitin. Naka-prepare na yung aking mga lulutuin mamaya. Maliligo muna kami ni Aya, saka ako magluluto para dire-diretso. Tapos na po kami naligo ni Aya. And then kanina, nauna po siyang natapos, nakapag-sign na rin po si Aya. Tapos ngayon, andyan po siya, nagbabasa. Ngayon, magluluto na po ako. Yun ko na ito, guys. Aya, yun. Ito po yung sinaing po ni Aya. Hanggang gabi na po namin itong kanin na ito. Less rice po kami talaga ni Aya. Maglalagay na po ako ng cooking oil. Ang una kong lulutuin yung tokwa. Maglalagay na po ako ng tokwa. Tapos po ako na ng ano. Yan lang muna yung kasya, mamaya namin ito. Babalik pa rin ko na itong mga tokwa. Natapos ko nang iprito itong tokwa. Isunod ko naman itong pork. Lalagay ko na yung pork. Iprito ko din. Mahinang asin lang. Para hindi siya madugla yung pagkakaprito. Maya-maya, kapag malamig na itong tokwa, i-slice ko naman siya ng pa-cubes. Habang pinapalambot ko po yung pork, mag-i-slice naman ako ng tokwa. Si Aya na daw po yung mag-i-slice-slice ng tokwa. Ito naman yung pork. Malapit ng mag-brown. Ang ganyan kumambo. Naluto na yung pork, rest ko muna siya and then babawasan ko lang siya ng mantika. Tapos magigisa na ako ng sibuyas and then bawang. Tapos na rin ni Ayang ma-slice itong tokwa na pa-cubes. Dinilid ko lang yung pork para dito na set ako magigisa ng bawang. Sunod ko naman itong sibuyas, tsaka
chili haba para may spicy yung mamaya. Tapat bago yung tapos paghahalin yung tofwa at saka bago yung pwede na yung aking bawang tsaka sibuyas. Kahalo ko na yung pork. And then, ilalagay ko na rin yung na-slice na tokwa. Kahaloin ko na sila. Igigisa ko muna ng maigi kasama ng tokwa sa yung pork. Para malinam lang. Tsaka ko lalagyan ng oyster sauce. Paglalagay na ako ng oyster sauce. Yan, tama na yan. Tapos, konti yung pepper. And then, konting ano, salt. Ito lang. Konti lang. Then, haluin ko na. Luto na po ang aking nilutong tukwat baboy. Ready to eat na naman kami ni Aya. Pero may iluluto pa akong isa, yung kangkong. Igigisa ko na itong bawang at saka sibuyas. Sabay na sila. Parang nagmamamagay na ako. Kakatapos lang po na ulam. Mainit na po ang panahon. Parang umiinit na. Ilalagay ko naman na itong kangkong. Paglalagay na ako ng mga pampalasa. Itong poyo muna. Tansya-tansya lang. And then, itong kanin pa uli. Tapos, kunting sugar. Diba? Tapos, syempre, ang suka. Oops, tama na. Adobong kangkong. Luto na ang aking adobong kangkong. Lalasahan ko po kung sakto na yung mga nilagay kong pampalasa. Sakto naman na. Nangingibabaw yung suka. Pero okay lang. Tama na itong pagkaluto. Hot ko na. Lunch time na po. Kakain na po kami ni Mama. Ito na po yung naluto po ni Mamang Tukwat Baboy. Tapos ito naman po yung adobong kangkong. Pero bago po ang lahat, magpe-pray po muna. Lord, marami pong salamat. Magaling na po si Mama ngayon. Pagbabay niyo po ako sa pag-aral. Yan lang po, amen. Yan po, everything, Lord. Lizzie! Basta-basta po siguro ni Aya yung ano, aking niluto ngayon, kahit ang simple. Kasi, masigla po yung pagkakasabi niya ng let's eat, let's eat. Ito lang po talaga yung kanyang rice o po, konti lang po. Kaninang breakfast, well, baby. Sige na kayo nakatabi po yung aking kutsara. Sige na natin po. Gusto ko yung mga pork. Siyempre, gulay slide. Kung muna adong yung kapon. Nakamay ko na. Sige lang. Okay.
Cheers pa po kami ngayon. Kain po tayong lahat. Cheers. Thank you, Lord. Una so para po sa iyo. Kain po tayong lahat. Ang lalab lang, no? Tukmang ito yan. Tukla. Masarap. Saklang lasa. Mahalat naman ito. Tignan ko naman itong baboy tam. Gusto mo pala ito, pag ano uulitin ko ito, masarap pala yung ganito. No. Yung ganito. Crunchy pa po yung kangkong. Tama lang pagkatanong ko kung hindi siya na-over ko. Gusto ko din naman. Sarap na ito. Ba? Gusto ko pa naman. Mga gulay. Nagulay ng anak, sige lang. Yan, tama na sa mga. Kasi nag-dress rice pa eh. Ano yan? Binabawasan ko na talaga si Aya na kanin. Cheers mo. Tulig lang po ito. Sarap, no? Super duper nangyong tumulang super duper yan. Magaling na po ako, wala na po akong nararamdaman. Tsaka yung aking sipon, wala na po siya talaga. Back to normal na naman po yung aking katawan. Thank you, Lord.